Ito ang aking sitwasyon, nakamask. Hindi ako makainga. So guys, ito yung aming sitwasyon. Naka-glass at naka-mask. Pero guys, since na mag-video ako ngayon, tanggalin ko ito. Ayan na nga guys. Ang nasarap nyo ngayon guys, I see. Lalain de last vlogs guys. Wala lang guys, napilit na naisipan ko lang habang nakaupo ako guys na nag-iisa at wala naman walang customer guys ay naisipan kong mag-vlog. So guys, kung hindi niyo pa ako kilala, panoorin niyo ang video ito na ang aking pamagat ay corona sa COVID. Ay hindi na lang lockdown ng mga supermarkets. At isa pa guys, yung mga bus. Wala nang masakyan ng mga tao. So ganito ngayon, at ganito yun guys. Alisin ko muna yun. Alisin ko muna ito. Yun na lang. Baka may dumating. So guys, the last 2 days, March 12, nag-broadcast guys sa Facebook, ang news ng Kuwait, na ano daw, maglalockdown ang mga malls at ang mga restaurants. So ibig sabihin guys ay walang pasok. Sasarado. So 12 ng gabi guys, nabalitaan ko na marami nang nagpapanik para makabili ng mga pagkain nila. Kasi magbubukas naman guys ng March 29. So it's like 15 days na magsasara. So nabalitaan ko na lang guys na namili na marami nang nagpanik, nandun na sa supermarket, nagpanik buying sila guys. Ako guys, hindi naman ako nagpanik buying kasi guys, meron naman akong stock sa bahay na pwede kong kainin sa loob ng isang buwan. Nakaready naman ako kahit wala pa yung lockdown na yan. So meron ako, so hindi ako nagpanik. Hindi ako pumunta ng supermarket. Nakita ko na lang guys sa Facebook na maraming na trap. Ibig sabihin na stranded kasi napakarami ng pila sa isang sa mga supermarket. Ako guys, hindi ako nagpila. Hindi ako nagpunta eh. Yun ang balita dito sa Kuwait noong 13 ng March. At ito na naman po guys, sinundan na naman. Nagbalita na naman na wala na namang bus. So, the next day, bus na naman guys ang nag-stop. Wala naman ng biyahe nang dahil dyan sa COVID-19. Hindi namin alam guys kung ano yung mga talagang ilan na ang numbers ng victim dito ng COVID-19 na yan. Basta kami, ako, ang inyong lingkod guys ay nagsasabi sa inyo na safe naman kami dito. Huwag ka na nga lang lakwatsa o huwag ka nang pumunta sa mga maraming tao. Mag-ingat na lang guys. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga nakaharap natin. So, ako guys, ang bahay ko, ay since na malapit lang ako sa bahay ko, walking distance lang ako. So, hindi ako guys worried. Kasi guys, ang nasa isip ko guys, at ang nasa puso ko guys, nandyan si Lord. Si Lord guys, ang aking, siya yung aking protector. Siya yung aking pinagkakatiwalaan guys ng lahat. So, kahit na ano pa man ang gawin natin guys, magpanik tayo, or anything na gagawin natin, wala tayong magagawa dyan kundi ang magdasal. Magdasal tayo kay Lord, nalisin nyo na yan. Kasi guys, kahit na tayo man ay mag-iiyak o magpanik o ano ang gagawin natin, wala rin yun guys. Si Lord lang guys ang makakapagbigay sa atin ng freedom sa problema na yan guys. Hindi tayo dapat na magpanik guys. So sana guys, diyan sa mga ibang lugar, sa ibang bansa, sa Pilipinas,
kahit man kami na nandito sa Kuwait na sinasabi na nga na meron na dito COVID-19. So, nasa sa amin na lang guys kung kami maglalapat siya. O kaya hindi namin ingatan ang sarili namin. Kumain ng maayos, uminom ng tubig, mag-ano ng mga sanitary equipments, ganun. Mask, gloves, alcohol. So, yun guys ang ginagawa ko. Follow the ministry instructions. Huwag labas ng labas doon sa mga matataong lugar. Yun guys, yun ang kalagayan ng Kuwait ngayon. Meron mga restaurants na nagsara doon sa mga ano, doon sa mga matataong lugar, sinarado. So, wala na kaming magagawa doon. So, ang gagawin na lang namin ngayon guys ay mag-pray, magdasal, manalangin, lahat-lahat yung in kay Lord ang gabay niya. Kasi wala naman tayong hihingian ng gabay, kundi nag-iisa lang siya. Siya lang yun guys. Si Lord ang nasa langit lang. Siya lang guys ang nagbibigay sa atin ng protection. So, don't panic. Be safe. Stay at home. Panatiling malinis ang kapaligiran. At magdasal. Wala naman limit ang magdasal guys. Anytime, anywhere, saan ka man naroon. Nakaupo ka guys. Magdasal tayo kay Lord. Kasi siya lang guys ang ating protection. Okay guys. Yan ang aking maisi-share sa inyo ngayon. Thank you, thank you, thank you. Bye!